Ito normal lang yung ipakataas. Dok, paano malaman ng heat stroke? Normal temperature ay mag-range from 38 hanggang 39.2. If beyond 39.2 ang temperature ng alaga mo, indication na may fever yan or nakaranas ng sobrang init. Given sa panahon natin ngayon, kailangan yung i-check regularly ang kanilang mga temperature, lalong-lalo na ang mga large breed at yung malalago ang balahibo. What are the signs to look out for if your dog is suffering from heat stroke? So, unang-una, ang severe panting. Katulad niyan is yung nakalabas yung dila or open mouth breathing at hindi na masyadong responsive kapag tinatawag mo. Once na tinatch nyo sila, sobrang init ng katawan at sa una, pulang-pula yung kanilang gums, yung kanilang mata until such time na pwedeng maging violet kasi nawawalan na sila ng oxygen. So yan ang pinakaunang makikita nyong sign kapag ang inyong aso ay nagsisuffer na ng heat stroke or papunta na ng heat stroke. Ano ang pwede mong gawin kapag nakita mo na ang iyong aso ay sobrang init na init, hingal na hingal, severe panting? Kumuha ka ng towel, basain mo siya kahit sa malamig ng tubig at ipang-rub mo sa kanya. I-rub mo sa tenga, sa singit, sa paa, sa buong katawan. Pwede mo rin siyang paliguan basta hindi sobrang lamig. Kasi kapag sobrang taas ng temperature ng alaga mo, bigla mo siyang binuhusan ng sobrang lamig, tendency pwedeng mag-constrict, pwedeng mag-shock, pwedeng mag-collapse yung alaga mo. So, ang gagawin mo lang is cool water. Pwede mong ibaba doon yung towel with the other towel and then massage and then ipang-rub mo yun sa alaga mo. Of course, may mga symptoms ng heat stroke na naaagapan, katulad sa case namin, pero merong heat stroke na hindi naaagapan. Yung iba nakikita na lang deads na. Yung iba nagtatain na ng dugo, nagsusuka na ng dugo, kasi kapag sobrang taas ng temperature, lahat ng organs nun pwedeng mag-collapse, pwedeng mag-damage, pwedeng mag-failure. Tendency, hindi na yan kayang isave o namamatay ang ating alaga sa heat stroke. Importante lang na kailangan nyong magawa kapag ang inyong aso ay may heat stroke is yung time na napansin nyo, yung mga signs, kung paano nyo siya naagapan at time kung paano, kung kailan nyo siya naidala agad sa veterinary clinic. Makita nyo is meron namin agad yung pasyente para ibigay yung kailangan niyang gamot para mapababa yung kanyang temperature. Hindi namin siya tinigilan na i-rub yung katawan niya sa basang towel. At the same time, naka-aircon, naka-electric fan. Pero from time to time, minomonitor namin yung temperature niya kasi baka sobra naman ng lamig ang pagbigay mo sa kanya, biglang baba naman yung temperature. Kasi hindi pa niyan kaya mag-thermoregulate mag-isa. So kailangan natin i-stabilize. Kasi pag biglang bumaba yung temperature niya, pwede siyang maging hypothermic, pwede naman siya mag-collapse, pwedeng ikamatay niya din yun. At ang pinaka rule of thumb ko nga is, kailangan madala nyo yung aso na nagsisuffer ng heat stroke 15 to 30 minutes, depende sa sign. Pero mas maganda once napansin yung severe panting, unresponsive, talagang hinahabol niya paghinga while traveling papunta sa veterinary clinic. Pwede nyo na siyang balutan ng basang-basahan, massage yung sa nose, sa tenga, sa chan, sa singit, sa paw pads, para naman sa ganun mabawasan yung init na naramdaman nila. Yan, bumalik na yung appetite ng pasyente natin. Pero, of course, we make sure na stabilize yung patient bago namin siya bigyan anything. Pero during ng recovery, pwede nyo naman siyang bigyan ng water, pero huwag biglaan. Ang pinakain natin, nabanggit ko kanina is, if hindi natin na-manage yung heat stroke sa katawan ng alaga, pwede yan mag-cause ng mga failure na kanilang organs. That's why yung pinakain natin is good for liver. Hindi yan sponsored, pero baka naman, charot. The next day, in-observe lang namin siya. If kaya niya na mag-thermoregulate mag-isa, then pinauwi na din namin siya. So, yun lang. What are the possible causes of heat strokes? Okay, so una is yung mga iniiwanan sa sasakyan. Diba, minsan pag umaalis tayo, hindi natin maiwanan yung ating alaga dahil walang magbabantay. And since medyo magtatagal tayo sa loob, hindi wala tayong duplicate key, iniiwanan natin sila sa loob ng sasakyan with open naman yung windows pero partially open lang. Siyempre, baka naman manakaw yung sasakyan. Pero little did we know, tumataas yung temperature sa loob ng sasakyan per hour. So kung mas matagal kayong mawawala, mas matagal nyo siyang iiwanan,
andun pa tayo sa peak ng sobrang init ng panahon, tendency pwedeng mag-collapse, tendency pwedeng ma-heat stroke ang inyong alagang aso. Common na nangyari kung bakit nai-heat stroke ang inyong alaga is over-fatigue, over-exercise. Kalimitan naman sa atin is kagustuhan natin maging healthy, ang pangatawan ng ating alaga is wino-walk natin sila. Pero given sa situation natin ngayon, dapat ilimit natin na ilabas natin ang ating alaga, i-walk sila between 9 a.m. to 4 p.m. Ang pinaka-peak ng heat index ay between 10 a.m. to 4 p.m. Pero mas i-advise namin sa ngayon, kung kaya nyo mas mumising ng mas maaga, i-walk sila din mas okay. And every time na nag-walk kayo, dapat meron kayong readily available water. And of course, kahit sabihin nyo winok nyo siya ng 8 a.m, dapat i-check nyo pa rin yung temperature ng floor para malaman nyo kung sobrang init ba. Kasi, And ang pinaka-delikado ay yung mga dogs na mga brachycephalic. Ibig sabihin, yung mga short nose na sila ang pinaka-high risk na mag-suffer ng heat stroke.